Una sa lahat, maraming salamat sa pagpunta dito. Ayan, gumagana na. So, pwede ko nang iksian ang aking sasabihin. Maraming salamat sa pagpunta dito. No? Sino po sa inyo ay galing sa mga private hospitals? Ayan, karamihan. Ano? Sino po? Meron ba taga-RMC? Okay, meron din po. From mga private clinics? Okay. Mga dentista ko from dental clinics, meron din. Okay, maraming salamat. At nandito. At higit sa pagpunta dito ngayong hapon na ito, ay maraming salamat po sa inyong tulong, kooperasyon at pakikiisa sa ating National Immunization Program na ibababa po natin dito sa Pasig. Hindi po ito kaya ng lokal na pamahalaan na mag-isa. Needless to say, kailangan po natin ng tulong mula sa national na pamahalaan, mula sa National Task Force, sa Department of Health, at sa barangay level, kailangan din natin ng tulong. Pero kayo po, ay nung nagsimula po kaming makipag-ugnayan sa inyo, ay napakabilis po ninyong sumagot, ano? At napakabilis po ninyong nagpakita ng kooperasyon. Kaya nabuo natin kagad yung database natin o yung listahan ng mga babakunahan po natin na first priority. Narinig naman po natin ang utos sa atin ng Presidente at ng Department of Health dun sa prioritization guidelines natin. At tama naman, ang una talaga dapat ang mga healthcare frontliners natin. Ang ating mga healthcare professionals, ng ating mga personnel, kahit yung mga, hindi lang yung doktor, nurse, medtech, no, pero pati po yung mga security personnel na nasa mga ospital natin, pati po yung mga maintenance, utility, yung mga naghahanda ng pagkain, yun nga yung sinasabi nilang ano, yung principle of reciprocity din. Ano, ang mga healthcare frontliners natin nandito para protektahan tayo at alagaan ang kalusugan natin. Ganun din dapat ang pamahalaan, alagaan at protektahan din ang mga healthcare frontliners natin. Kaya kayo po talaga yung magiging prioridad natin. At hindi ko po alam kung nakita nyo sa balita yung good news ano, na shinare sa atin ng National Task Force. Kung hindi nyo pa po nabalitaan, i-google nyo na lang po. Baka mali po yung masabi ko. Nandun na kanina, no? May press release na po sila. So magandang balita. Ang hinihingi lang po namin sa inyo, bukod syempre sa cooperation sa programa mismo, pati po yung sa mga private hospitals na magpapahiram ng staff or yung mga venues po natin, higit pa rito, magtulungan po tayo para ibaba yung tamang impormasyon sa mga sa bawat isa, no? Sa bawat isang Pilipino, na sa bawat isang Pasigueño. Dahil alam naman po natin lahat, nakikita po natin kung meron po kayong Facebook, kung meron kayong Twitter, kahit sa mainstream media, no? Minsan nakikita po natin may mga balita na una meron talagang fake news, may faking balita, ano? Naganap yan ngayon. Pero minsan meron din mga impormasyon na hindi naman talaga peke, pero mali lang yung pag-interpret natin o mali lang yung pag-interpret ng masa. Pagbaba, maaring may nangyari talagang ganun, pero out of context na ibabalita o out of context yung pag-interpret ng ordinaryong mamamayan na hindi naman healthcare professional katulad ninyo. At kung gusto po natin maging matagumpay ang ating immunization program contra COVID-19, kailangan po magtulungan tayo para ibaba ang tamang impormasyon sa tao na ma-realize ng taong bayan na ito pong mga bakuna, ligtas, ligtas gamitin at mabisa. At kayo po, naiintindihan nyo naman po yung proseso, better than I do, yung proseso, paano mag-develop ng bakuna, bakit ba mahalaga yung bakuna, pero sana magtulungan po tayo para ibaba muli po yung tamang impormasyon sa mga tao para magkaroon sila ng kumpiyansa, magkaroon sila ng karagdagang confidence at pagtitiwala sa ating mga bakuna. Muli po, hindi ito kaya ng ating lokal na pamahalaan na kami lang. Ano? Although, syempre, meron din kaming information education campaign. Ang Department of Health, meron din po. Ang national government natin, meron din po, syempre. Pero kailangan po, ang bawat isa sa atin, meron pong maabot na hindi kaya nung next person, ano, yung pamilya natin, mga kaibigan natin, yung mga pasyente natin. Ikayalin po natin sila na pag dumating ang pagkakataon, di naman natin alam talaga ano yung exact timeline dahil
global supply chain po yung pinag-uusapan natin. Hindi natin alam, ano ba, next week ba, next month, 20,000 ba yung darating, 100,000 ba, 10 million ba? Hindi natin matitiyak yan. Ano? Pero ang mahalaga, yung mga bagay na nasa control natin, gawin po natin, paghandaan na po natin. At kasama sa paghahanda, hindi lang po yung pag-uusapan natin ngayon na vaccination plan mismo, kung hindi yung paghahanda ng bawat isang mamamayan na maging bukas sa bakuna at magtiwala tayo sa ating programa. Yun lang po. Maraming salamat. God bless po. Sana maging makabuluhan po at produktibo ang ating meeting ngayong hapon. Maraming salamat po. Thank you po, Mayor. Thank you po, Mayor Nico. Okay, una po yan, nag-priority po tayo kung sino yung ating mga babakunahan at namili rin po tayo ng mga vaccination site kung ilan din po yung ating magiging vaccination team at yung composition po nun at naglagay po tayo ng mga innovations ng Pasig City. Okay, next. So, nag-priority po tayo. Una po yung ating frontliner na mga health workers. Sumunod po yung mga indigent senior citizen. At yung mga remaining citizens na mga nakakaangat sa buhay. Yung mga PWD na indigent. At yung mga ibang PWD pa rin po. At yung mga uniform personnel. So, sa prioritization po, yung mga senior citizen po, ay mukhang hindi po sila malalagay ngayon dahil ang dadating kong bakuna ay yung Pfizer na hindi po nila dapat po muna matanggap. Okay? Baka pwede pong mapalitan yan ng mga essential workers po. Okay? Next. So, sa vaccination site po, nag-cluster po kami ng 16 dun sa 30 barangays. Ang ginamit po namin na mga sites, mga venue ay mga public school. So, napagkasunduan po ng team na sa school natin gawin kasi dapat po originally yan sa mga health facility. Ang ideal po kasi is yung hospital na ano na malalaki pero hindi po natin matatapos lahat yung ating target population. So, nag-opt po kami sa public school para ma-maintain po natin yung standard health protocols at para mabilis po yung ating flow ng mga babakunahan. So, 16 po yan is school, Pasig Elementary, Buting, Palawangan, San Miguel, Pineda, Santolan. Yung Urambo, para po pinilipat namin yan ng... Saan natin ilipat yan? Hindi nga, saan lang natin ilipat? Pineda. Pwede, Pineda. Yung Dr. Sixto po, nilipat din namin yan either Bagong Ilog or Pasig LM, Tanyugan, Eusebio High School, Bagong Ilog, Santa Lucia, Manggahan High School at saka Manggahan Elementary at Pinagbuhatan Elementary School at Pinagbuhatan High School. So, yung sa mga health workers po, ito po yung ating site. Instead na patanghalang pasigay niyo po, yung sa ilalim po ng mega parking. So, yun po i-convert na as pati as COVID. Operation Center. Yung Pasig City General, Pasig City Child's Home, Rizal Medical Center, Tri-City, and Medical City. Yan po ang para sa mga health workers. Okay, next. So, sa vaccination team po, bawat isang site po, meron po kaming binitinalagang tatlong team. So, bawat site. So, sa tatlong team po yun, meron pong isang medical supervisor, yung physician. Meron din po tayong tinalagang sub-registration screening, bawat team, tigda-dalawa. Counselor, tigigisa, bawat team. Vaccinator, tigigisa rin po. At meron din po tayong yung monitoring and surveillance na tigda-dalawa rin pong personnel.
Tsaka doon po naman sa mayroong adverse effect ng vaccine, meron din po tayong tinagang apat at naglagay din po tayo doon sa mga mayroong kamay, yung mga cot bed na dalawa. At naglagay din po tayo ng mga emergency health personnel like yung mga ER men at saka yung mga nurses po para mag-manage ng mga may mga adverse reaction. Aside po dun sa mga medical staff, meron po rin po tayo nilagay ng mga support staff, yung sa crowd control, yung security. Naglagay din po rin tayo ng additional tow vehicles para sa emergency aside from ambulance. Naglagay din po tayo ng mga sanitation personnel for disinfection, yung maintenance para dun sa sites at saka dun sa mga pagmamanage po ng ating mga waste materials. All in all po, bawat site po, ang personnel po na nakatalaga doon ay 74. So sa 16 site, meron po tayo 1,148 na personnel para po sa ating vaccination. Okay? Next. Yan. Sa vaccination command center po, which is led by our NIP coordinator, Dr. Ari Bustillo and Ma'am Naomi. So, doon po sa vaccination command center po, meron na dyan po yung mga representative ng bawat opisina para po madali po nating matugunan kung ano naman po yung mga pangangailangan during vaccination activity. Naandyan po ang Office of the City Mayor, City Health Department, Peace and Order, MIS, Solid Waste Management, GSO, Office of the Senior Citizen Affairs, yung PIO, Barangay Affairs Office, yung ating City Transport Development and Management Office, at yung ating DSWD po. Okay? Next. So, ito na po yung mga innovation ng Pasig City. So, yung sa pag-master use po natin, ginagamit po natin yung ating Pasig Pass, Pasig Pass, na andyan po yung Pasig Health Monitor. So, para po mabilis yung ating pagta-transfer po ng data doon sa gagamitin ng DOH. So, ito po ang malaking advantage natin na meron na po tayo mga information sa ating mga pasyenteng babakunahan para sa kanilang verification and validation. Okay? Next! So, para po may patupad po ng mabuti itong ating plano sa pagbabakuna po ng COVID, ang ating pong mayor ay nag-sign ng executive order para po na may pangalang Pasig City Beat COVID-19 Vaccination Team. So para masiguro po yung implementasyon at monitoring po ng ating vaccination plan. So nandiyan po, nakapalob yung mga nabanggit ko ng mga opisina o departamento na tutulong po sa pagpapa-implement ng ating vaccination program. Okay, next. So, meron din po tayong Pasig Infocast, yung text plus for information dissemination para mahikayat po natin yung ating mga kababayan na magbakuna. Okay? Next. So, sa page 1 po ng pre-vaccination, ito na po, ayan po, nagawa na po natin yung master listing. Kung meron pa pong hahabol sa mga ating mga health workers, open pa po ang registration, validation, nag-uumpisa na po sila na natawagan ng ating mga babakunahan, screening, profiling, logistics, tsaka yung venue preparation. Okay? Next. Yan po yung master list na pinangunahan po ng ating City Health Department. So, nag-consolidate na po sila. Kasama po ang City Health Department, OSCA, PIDAW, and yung uniform personnel po ay nakapag-submit na rin. So, sa registration, yan po yung sa pass updates natin. Yan po ang malaking tutulong po sa atin para mabilis ang pag-profiling natin. Next. So, ito na po yung total ng City Government, yung Rural Health Unit at City Health Department na meron din na tayo lahat. Madadagdagan pa 67 67
Meron ba pong humahabol? Okay, next. So, yung sa atin naman, mayroon pa ba nadagdag dito? O, sa private kayo ay 2,857 pa lang, ongoing pa. Okay. So, sa government naman, 2,376. Yan pa lang po ang aming na-consolidate. Okay, next. Sa senior, ito po 80,000. Pero sa site na po ito sa amin. Pero hindi pa po natin sila mababakunahan ngayon dahil ang ladating nga pong bakuna ay ang Pfizer. Okay, next. Yung sa Pidaw, sa DSWD, yung mga indigent, ang total po nila lahat ay 107,291. Sa uniform personnel is 2,691. So total po, meron po tayong babakunahan na 191,912. Okay, next. So yung initial screening po, ginawa na po ng City Health Department dyan through Health Passive Health Monitor. Nagbabalidate na po sila ongoing po. Nagbabalidate po dyan yung aming hinar na 150 validators na hanggang ngayon para silang call center. Okay. Passive News Update.